Pero possible doon 100k lang mga kalapatids ang mapupunta. Ayan, may lumating na. Yon mga kalapatids, welcome back dito sa Madlaloft TV. And today, pauwian ang mga warrior natin galing sa first club training mga kalapatids, no, sa Norte. So ayun, meron nga dumadaan doon at may lumalanding-landing yan, Buhi Victorio. Hindi ko lang alam kung kanino yan. So medyo masama yung panahon natin today. Yan, makikita nyo nga, makulimlim. So mukhang first club training, first smash agad mga kalapatids ang mararanasan natin ngayon. Ayan. So bukas mga kalapatids may training na naman para sa second training naman mga kalapatids, no? At paghahandaan nga natin yon dahil nga sa Sabado meron na kagad fan race. Kaya nga nilaban natin mga kalapatids yung si R2, si Paasa, saka yung old bird natin na Hen. So wala pa tayo naisip na pangalan doon. So depende kung ano yung magiging pangalan niya sa gagawin niya ngayong performance ngayong season na to. So matagal-tagal nga natin inantay mga kalapatids yung ating karera na to dahil nga noong nakaraan nagka-delay-delay, pero ngayon medyo maluwag-luwag na, pwede na tayo maglaro. Kaya nga ayun, pinagsama na lang yung winter saka yung summer dito sa club natin, no? So unfortunately, yung mga warrior natin na mga naka-club ring naubos na mga kalapatid, kasi nga halos na pagbibili na rin. Kaya ang natira na lang natin ay iilan na lang. Kaya nga mga kalapatid, kumuha tayo ng backup si Paasa at susubukan natin ngayon mga kalapatid. Malalaman natin na after 1 year mga kalapatid, no, mula no hinagi siya sa South. So titingnan natin ngayon kung kakayanin naman niya yung Norte. Baga pagsubok to para kay Boy Paasa. So tingnan natin kung sino yung mauna sa mga warrior natin ngayon. And then titingnan din natin kung makakadagit na naman sila. Ayan, nung nakarangang tinos ko sila, maalala nyo, meron tayong dagit. Ayan, yung picture ng dagit mga kalapatid. So baka makadagit na naman sila ngayon, kasi nga yung grupo ng mga warrior natin ngayon talaga mga nakakadagit mga kalapatid. Kasi nga halos mga kak. So nagsasama sila ng mga hen. Kaya samahan nyo kami today mga kalapatid. Sama-sama tayo magabang sa mga warrior natin. Ayan, isang kalapati, wala pa ako nakita dumadaan. So ayan, samahan nyo kami today. Tara. So on time release nga natin mga kalapatid, 6:38 AM mga kalapatids, no? So anong oras na yan? 7:38 na. So isang oras na mga kalapatids na lumilipad yung mga warrior natin at wala pa. So dahil nga walang araw, makikita nyo nga ayan, hindi nila nakikita mga kalapatids kung saan sila pupunta, no? Malalaman natin ngayon ang galing nila pagka ganito mga panahon na walang araw mga kalapatids. Pero ayan, medyo lumalabas-labas na kahit papano, may sinag na doon. So yung mga kalapati kasi natin, kung saan nakakita ng liwanag yan, dun gagawin yan mga kalapati, iwasan nila yung dilim. Lalo nga may masama daw na panahon ngayong araw, at sabi sa TV kagabi, buong araw daw ulan ngayon. Kaya dapat makauwi sila na maaga-aga, para sa ganun makapagpahinga kagad sila, at makapag-ready para sa agis bukas. So ito nga nilalaro natin ngayon mga kalapati, is winter saka summer north mga kalapati, no? So ito yung breakdown dyan, ayan. So makikita nyo nga 1 million guaranteed, no? Number 1 dyan, pag nag-overall ka, meron kang 200 points. And then sa old bird, 200 points din yung guaranteed. Pero possible dun 100k lang mga kalapatid sa mapupunta. Ayan, may lumanding na si Boy Paasa. Grabe to, di ko nakakita yun, ha? Ayun, si Boy Paasa mga kalapatid, mukhang basang-basa. Tapos nagba-vlog tayo, dumating. Ayan, yung isa nating camera. Ah, eto, nakunan pala na itong iPhone. Pabuti na lang. So si Boy Paasa mga kalapatid sa first warrior natin. Ayan, so kakadaldal ko dito, di ko nakita. Saan ang galing yun? Bila na lang lumusot dito eh. Tay, saan ang galing yan, Tay? Saan? May itim na singsing eh. Sino jam? Yun mga kalapatids, tama-tama si Boy Paasa. Ayan, may pampuling. Nagpaparamdam na mga kalapatids yung pampuling natin. Ayan na. Diba? Sabi ko sa inyo, mabilis yan si Boy Paasa eh. Malalaman lang natin tunay na bilis yan pagka may pooling na, sasali ka agad natin yan. Sila lahat naman, te-testing ko, sasali ka agad natin. Kasi nga kailangan sa unang training pa lang, unang pooling, sumali na kayo mga kalapatids bilang ano rin, pang testing sa clocking. Para yung clocking na number nyo, matesting nyo kung alin dun yung mabilis na nakakapag-send. Sa mga counterbites, kung alin dun yung mabilis pumasok o mag-reply, no? Para matesting nyo rin kung nakaregister na yung number nyo. Lalo sa mga newbie, kailangan nyo yun mga kalapatids, testing nyo kagad. Para pag actual na karera na, pag derby na, hindi na kayo makangapa, kabisado nyo na. Sacrifice nga lang kayo ng ilang mga load doon, siguro mga 5 pesos hanggang 20. Kung marami kayong error. So okay lang yung sacrifice sa 20 pesos kung mananalo ka naman mga kalapatid na 1,000 pataas, diba? So ganun talaga. Kumbaga give and take lang. So ito may umiikot, ano ba to? Bato-bato pala to. Ayan. So dumating mga kalapatid si Boy Paasa ng 7:38. Ayan, ito na si R2. Ayan mga kalapatid, si R2. Pakita natin, lalanding. Tignan natin dito. Ayan, lalanding mga kalapatid. Tingnan natin.
Saktuhan natin, nandito ako ngayon sa taas. Ayan o. Ayo, diretso landing board boy. Diba? Ayan ang training mga kalapatids. Walang dapo sa taas. Kita-kita nyo. Umiikot lang, umiikot. So ang oras niya 7:43. So lamang mga kalapatids ng 4 minutes. Si Boy Paasa. Ayan, hindi dumadapo dyan mga kalapatids ha. Mataas ang bubong natin. Hindi dumadapo sa bubong. Di rin dumadapo doon kay tatay sa dream loft na doon si tatay nag-aabang sa taas. Dito, di dumadapo. Diretso lang talaga dito kahit mababa yung loft natin. Yun yung training na talaga mga kalapatids na nagagawa ng vlog. So yung mga kalapatids, di ko alam kung nahagit ng camera yun, pero yung mga boy dagit, eto nag-aagis na ng kalapate. So may dalawang lumipad. Umi-strike naman yung mga boy dagit dito sa amin na yan. Kitang-kita mo, lumalanding dito mismo sa harap ng bahay namin, no? Diba? Di ko alam saan ang gagaling, baka parang dito eh, yan, no? So, igot dito, mangat dito eh. Bumaba na rin kagad, oh. Di sila nagtagumpay. Wala naman silang matadagit, dalula tayo lumilipad, no? Wala pa yung isa natin. So, nauna nga mga kalapatids, yung dalawang kak. Ayan, so nahuli yung hen natin. So, expect na rin natin yung mga kalapatids kasi nga, eh, basal yun mga kalapatids, no? So, malalaman pa natin yung husay yun sa mga susunod na mga lap pa. Pero ito, wala pa rin tayo nakikitang mga dumarating yung marami. No, dapat may dadaan yun yung marami. Pero si Boy Paasa na una. So abang-abang pa tayo, may isa pa tayong hinihintay. Later. Ito na mga kalapatid, yung isang warrior natin. Ito, ayan na, ito na. Muronda na yung isa. Ayan. Ang yaka, late ka na. So time check, 8:06 mga kalapatid, dumating na yung isa. Ayan, tulak, tulak, tulak. So ngayon mga kalapatid, punta na tayo sa baba. Check upin natin yung mga warriors natin, tara. So ito na nga mga kalapatid, hawak na ni Madla 2. Etong huling dumating natin. Ayan, so kamusta natin ang ibon eh, ng mga naging dugyot na eh. Ayan no, diba? So medyo alisado na yung mga pakpak niya. Ayan mga kalapatid. So yung paa, okay naman. So nalate nga lang siya ng uwi, pero okay lang yan, no problem. So yung ilong, yung mata, syempre i-check agad natin dyan mga kalapatid. Pagka ganitong bagong dating is yung mata. Ayan, pag yung mata medyo may pamamagana, alam nyo na gagawin nyo. So ito medyo may tuka-tuka siya. Ayan, okay naman yung ibon mga kalapatid. Ayan, so pasok na natin. Ngayon naman eto, kamustay natin sila Boy Paasa. Ayan, so hindi naman pala siya to, kala ko si Boy Paasa na to, iba pala to. Ayan, ito si Boy Paasa nga mga kalapatids, no. So minaalala ko dito sa warrior na to, parang sikit. So ayan, makikita nga natin, dugyot na dugyot yung ibon. Kagabi, niload natin to, BLUEBAR pa to eh. Pero ngayon, ayan, naging kalawang na. Ayan, naging kalawang ang kulay niya eh, no. Puro poops mga kalapatids, puro ebs yung kanyang pakpak. Hindi natin alam kung nangyari dito. Malamang dito ay nadikit doon sa maduming parts ng crates. O di kaya naman ay nataihan siya. Ayan o. Nalagkit. So kailangan dito pakahugasan natin, pakaligo natin. Kasi baka dahil pala sa sipon ng kalapati to na nakatabi niya. Ayan. Diba? So di natin alam. Baka nadaganan din siya. So tingnan naman natin itong si R2. So ito si R2 naman ang check upin natin mga kalapati. Yan, si R2 okay naman. Ito batak na sa club eh. Kumbaga sa truck, magulang na to, di na magugulangan to, di na masiksiksik kasi nga eh, pangalawang sakay na niya to, nasakay na natin nung nakaraan to sa norte. Kumbaga ito eh, ngayon lang ulit nasakay, baka nahirapan, baka nadaganan, kaya naging ganyan ang itsura. Ayan, pero malalaman naman natin yung performance niya sa susunod pa ng mga training. So nauna nga mga kalapatids, itong si Boy Paasa, kita niyo naman, mabilis talaga. Kasi nga, pampuling talaga to, pulling lengths talaga yan. So, ito yung ilang mga nakaready natin, yung mga pang Southend, si Axo. Yabang ni Axo dito, siya na yung siga dito dati. Pre-flight ko lang to ah. Ngayon, ito, warrior na. Ayan. So, ito yung iba, ayan, yung mga stitch natin, abangan natin sa mga susunod na season. At ayan, nakasarado pa yung widowhood box, di pa nagagamit. So, gagamitin ko pa lang to sa Sabado kapag may pulling o kaya may fundraise na, saka natin niya unlock yan. Ayan. So, nakasarado pa, bawal pa sila pumasok dyan. Makapasok lang sila dyan, pagka-start na yung race. So, ayun nga mga kalapatid, so, napagaling talaga ni Boy Paasa. Sana magbukoy pa sa susunod ha. Galingan mo ha. Makakagaya lang to ng mga ex natin na pinapasa tayo. Ayan. Diba, kawawa naman. Ayan. Parang yung crush mo lang, pinapasa ka lang mga kalapatid. Ganyan to, si Boy Paasa. Kapag ka nasa laban na, eh, hindi na uuwi. Kakatop. Pero pagka ganito, mabilis. Pag pulling, mabilis. Pag fundraise, last lap, bibigay. No? So, yun naman mga kalapatid. Pa sa araw na to, like, share, subscribe. Ingat.